Masayang araw mga G-Max. Aking papakita sa inyo na mas pinabilis at mas pinaganda ang ating Astron Smart TV at mas pinadali ang pag-access ng ating mga application. Meron tayo dito ang Astron Smart TV LED 3277 ng ating Astron Smart TV. So ano ba ang mga nadagdag sa ating Astron Smart TV kung bakit mas pinaganda at mas pinabilis ang ating Smart TV? So meron lang naman siyang one-click access to the best channels with shortcut links to 490 plus free channels from YouTube. So ito po siya. Meron siyang online learning channels. Then meron din siyang favorite local channels. Meron din siyang local network channels. Andyan yung mga news natin. Then meron din siyang local news channels. Andyan yung mga Rappler, Inquirer.net. Then meron din siya international live news channels. So andyan yung mga CNA, ABC News. At meron din siyang international news channels. Andyan din ang mga BBC News, South China Morning Post. At ang kanyang mga full movie channels. So napakadami po niya nadagdag sa ating Astron Smart TV. Then kung naghanap naman kayo ng mga Pinoy movie search shortcuts, andito ang Tagalog. Tagalog latest movie, Pinoy latest movie. So ayan po, mga Filipino comedy movie. Then meron din siyang movie clips, trailer channels. So ayan po. Andiyan ang mga movie clips, Entertainment Tonight. Then meron din siya magazine channels, inspirational channels, at local online show channels. Andiyan din ang international online show channels at international vlog channels. So napakadami pong pagpipilian sa ating Astron Smart TV na built-in channel sa ating YouTube. Then meron din siyang kids live channels na katulad ng mga Coco Melon. So sa mga na tinatamad mag-type, pwede nyo lang scroll down dito at panapin ang ating kids live channels. Punta naman tayo dito sa ating favorite apps ng ating Astron Smart TV. So nandito ang kanyang YouTube, Netflix, Facebook, apps at ang kanyang Start Store. So anong Start Store? Ang Start Store ay pwede kayo mag-download dito ng inyong mga gustong application sa ating TV. So testing natin. So ang Start Store naman, compare natin kay Play Store. Si Play Store kasi kailangan nyo pang gumamit ng Google account. Kumpara dito kay Start Store, ay hindi nyo na kailangan gumamit pa ng Google account. So testing natin mag-download dito sa ating Start Store. So tapos testing natin ito. Pindutin nyo lang yung download. Pinintay nyo lang siya mag-100. So, napakabilis mag-download sa ating Start Store. So yan, at pag nag-100%, automatic mag-i-installing na po ang ating Start Store. So, hintayin nyo lang po siya mag-installing. Then, pag may lumabas na open, okay na po ang ating dinownload sa ating Start Store. So, ayan, may open na po. Pindutin nyo lang yung open, then lalabas na po yung dinownload yung application sa ating Astron Smart TV. Sa mga naghanap naman ng mirroring sa ating Astron Smart TV, punta lang po tayo sa favorite apps at hanapin ang ating Kindlink. So, Kindlink po ang mirroring sa ating Astron Smart TV. Pindutin nyo lang ang Kindlink. Then makikita nyo ang Smart TV 3277 sa inyong device name. So kung sakaling iOS user ka naman, hanapin mo lang dito sa ating favorite apps ang ating air screen. So pag nakita nyo ang air screen, pindutin nyo lang ang air screen at hanapin ang device name na AS Smart 3277 sa inyong mga iOS phone. So yan po, makapakadali nyo lang po mag-connect. Isa pa sa kagandahan ng ating Astron Smart TV ay meron na rin siyang built-in digital box. So hindi nyo na rin po kailangan bumili pa ng mga digital box para mapanooran ang ating Astron Smart TV. So meron siyang built-in digital box. Punta lang po tayo dito sa TV. So sa pagpunta nyo sa TV, may lalabas dyan na would you like to scan TV now? So yan po. I-okay nyo lang po siya. Make sure nyo lang po na meron nakakonnect na antena sa ating Astron Smart TV para makakuha siya ng mga signal. So kung sakaling naka-okay na po, punta lang po tayo sa auto-scan. So hintayin lang po natin siya mag-100 para makasagap po kayo ng mga gusto nyo. Akin naman ipapakita sa inyo kung paano i-connect ang ating Astron Smart TV sa inyong mga Wi-Fi. So napakasimple lang po niyan. Pindutin nyo lang po ang left button sa inyong remote. Then dito makikita natin ang network. So pag nakita nyo po yung network, pindutin nyo lang ang network. At meron dyan makikita kayong net mode. Sa net mode po natin, dito natin makikita kung wire network o wireless network ang inyong gagamitin. Sa wireless network po, press down nyo lang. Then may makikita po kayo dyan ang mga pangalan ng mga inyong mga Wi-Fi. So enter nyo lang po yan. Then ilagay nyo na po ang password. Then pag okay na po, press check mo lang po. Then okay na. So automatic, pag nailagay nyo na inyong mga password, connected na po ang ating Astron Smart TV sa inyong mga Wi-Fi. Then, pwede na po kayo mag-YouTube, Netflix,
or anumang apps na pwede nyo gamitin sa ating Astron Smart TV. Pagkatapos natin connect ang ating Astron Smart TV sa inyong mga Wi-Fi, so subukan naman natin pakinggan kung gaano ba kaganda at kalakas ang tunog ng ating Astron Smart TV. So gamit ang ating YouTube, testing natin kung gaano ba kalakas ang tunog ng ating Astron. Ang maximum volume po ng ating Astron Smart TV ay 100. So 20 to 30 pag nasa inyo po kayo, malakas na po ang inyong Astron Smart TV. So yan po, nasa 40 lang po. Pero rinig na rin niya po natin kung gaano kalakas ang ating Astron Smart TV. Ito naman yung mga common speaker na ginagamit sa mga TV. So dahil sa kagustuhan ni Astron na mapasaya kayo at mapaganda ang tunog ng ating Astron Smart TV, so nag-upgrade sila gamit ang barrel type speaker. So yan po. Kaya medyo may sub na rin po ang tunog ng ating Astron Smart TV dahil barrel type na po ang ginamit sa inyong Smart TV. Sa mga 32-inch, ito po ang ginamit na speaker sa ating mga 32-inch Astron Smart TV. So pagdating naman sa 42 to 52-inch na ating Astron Smart TV, ay gantong speaker na po ang ginamit. Kaya mas maganda na rin po ang tunog nila, pare-pareho. Dahil in-upgrade na po ni Astron ang mga speaker gamit ang ating iba't ibang klase ng speaker. Tignan naman natin kung anong latest version ba ang ginamit ni Astron sa ating Astron Smart TV. So punta lang tayo sa settings. Then hanapin natin ang ating system info. So pag nakita natin ang ating system info, dito natin makikita ang internal storage na meron siyang 8GB, memory na 1GB. Then meron na rin siyang Android version na 11. At meron din siyang quad-core. So napakabilis talaga at napaka latest version na ang ginamit ni Astron TV para sa atin. Kaya napaka-quality at napakabilis talaga gamitin ang ating Astron Smart. Sana nabigyan kayo ng karagdagang idea kung gaano kaganda ang ating latest version ng ating mga Astron Smart TV. At sa mga gusto mag-avail, available po ang ating Astron Smart TV nationwide. Maraming salamat po. Welcome to our channel, G-Max Electronics Hub. I'm Robbie. Please follow us on Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Please like, subscribe, and click the notification bell for the latest update of our product.